Isang magandang-magandang araw po sa inyo lahat, mga kabayan ko. Welcome to my channel again, Eljan TV. Sa mga bago nating subscriber, thank you so much po sa patuloy na pagsuporta sa inyo. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon, kasi marami akong na-receive na request regarding din po doon sa mga balik manggagawa or yung mga OFW na nakauwi ng Pinas, sabay hindi nakabalik dahil naabutan po nung lockdown sa pandemic na sinasabi nilang COVID-19, kung paano sila makatanggap ng kanilang assistant ng Dole ACAP, yung 10,000 peso o $200. So marami tayong nare-receive na katanungan regarding po doon kung saan daw pwede mag-apply, kasi mostly mga ginagawa natin yung land-based lang po na nasa abroad, kumbaga on job site. So ang ginagawa ko po halos is yung mga nasa abroad now, ipakita ko po sa inyo para po ito sa mga nasa Pinas na mag-avail ng kanilang 10,000 cash assistance ng Dole ACAP. Okay, bago muna ang lahat, sa mga bagong subscriber, huwag niyo po kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ating pinupost. So ito na po, ipakita ko sa inyo yung steps kung paano nyo po i-fill up yung form at saka i-submit yung application para sa 10,000 cash assistance for Dole ACAP sa mga balik manggagawa at mga nasa Pinas. Okay, ayan, welcome back. Gaya po na sinabi ko po, yung mga balik manggagawa o di kaya yung mga OFW na repatriate sa Pilipinas, ay iba po yung website na papasokan nyo para magsubmit ng inyong application for this 10,000 or $200 cash assistant po ng Dole ACAP. Ito po yung website na makikita nyo po ay yung www.dole/acap.owa.gov.ph. Pag nasa abroad kayo, hindi nyo ito ma-access. So ang makapag-apply lang po dito ay yung mga nasa Pilipinas. Okay, ano ang mga kailangan nyo po dito? The same thing po, yung mga nasa land-based po kayo or nasa job site sa mga abroad. Pero ang mahalaga lang po dito, meron tong airline tickets na kailangan nyong ilagay at saka yung inyong proof of overseas employment or di kaya yung OEC. Kung ano naman po kayo, kung repatriated, hindi kaya kung amnesty, may mga binibigay po yung inyong host country na application nyo po na pwede nyong i-attach dito once na-submitted nyo na yung form. Okay, so buksan po natin yung form para makita nyo po, which is ito yung dole/acap.owa.gov.ph. Okay, so makita nyo po, pag kinlik nyo yan, yung pag tinype nyo yan sa inyong browser, yung link na yan, anyway, this guideline is coming from Dole itself. Okay, so pag kinapin nyo yung link na yan, tapos i-open nyo sa browser, pag nasa Pinas lang po, ito yung lalabas. Okay, ayan po yung lalabas pag inopen nyo yung link na yon, which is makita nyo po sa bandang taas. Okay, ayan, dole/acap.owa.gov.ph. Hindi ito ma-access sa Pinas. Hindi ito ma-access sa ibang bansa. Makaka-access lang po nito is yung nasa Pinas. Okay, so ganun din po yung form. Tulad ng mga nasa abroad, ganun din po yung form sa Pinas. Pero may mga important notes lang po sa bandang baba. So, name of OFW, ilagay nyo po. Bilisan lang natin gawin to para hindi masyadong ano. Basta ang information na ilagay nyo dito ay yung information nyo po, exact information, kasi napakahalagang information po dito ang dapat sakto kung ano yung meron kayo. Ito, sample ko lang to kasi hindi natin pwedeng ma-next kung hindi natin to fill upan lahat ng mga nakatick mark dito. Okay, gender, passport, contact number, email address. Lagay natin yan. Facebook account. Yung Facebook account nyo po, kung ano yung name nyo talaga sa Facebook, okay? Tapos yung regional, kung saan kayo, sa Pinas. So like me, lagay natin like nasa ano ako, sa Mindanao.
Province ko is Basilan. Paniki. Try lang po yan ha. Huwag niyong anuhin yan kasi tinatry ko lang yan. Okay, ganyan. Lanao del Sor. Barangay, Wakwak. Street. Lagay kayo ng street nyo. Gulp. Or tubig. Ano ba naisip ko? Tapos country of deployment, lagay nyo po. Ako, Kuwait ako. Halimbawa. So, Kuwait. Category ko is land base. So, lagay nyo po yung land base. Pag seaman kayo, lagay nyo yung seaman, of course. Ito, claimant. In case of representative. Ito, guys, kung meron kayong, kung hindi kayo yung kukuha ng inyong pera, ng inyong cash assistance, punin nyo pong lagyan. Marami pong selection dito, brother, sister, mother, lahat po. Basta meron po, correct po yung kanyang information na ilagay nyo dito. Tapos, kung meron kayong bank account details na doon ihuhulog sa claimant, doon nyo rin po ilagay. Halimbawa, yung brother nyo may bank account, tapos siya yung mag-claim. Dito nyo po ilagay yan, pati yung account number, kung ano yung klaseng account po meron kayo. So, pag once na meron na to, pag merong claimant, pag hindi kayo mag-claim, ito ilagay nyo. Tapos, in-next nyo lang po siya. Tingnan natin kung may error. Saan yung may error? Bakit ayaw? Oh, invalid birth date. 2000, ano kasing nilagay ko eh. Lagay natin dito, 1978. Okay, so baba natin. Make sure lang po lahat ng information dito po ay valid ha. Tsaka it, yung tama po talaga na information na meron kayo. Okay, next nyo lang po. Okay, pagka next nyo po, tulad ng sinabi ko kanina, dapat po handa na kayo sa inyong mga requirements. Okay, photocopy of valid passport, attach nyo lang. The same format sa mga ginagawa natin, choose file, tapos attach nyo yung PDF file nyo or di kaya JPEG file, maliit lang po. Huwag nyo palang pasin ng 1 MB para hindi po, para ma-accept po siya. Tapos yung proof of employment, verification, yung EEC nyo, ilagay nyo po. O meron kayong mga visa, ilagay nyo rin po. Tapos yung airline tickets, of course, i-print nyo rin po yan, i-attach nyo yung airline tickets nyo. Tapos yung proof of loss of employment, ilagay nyo yung ginagawa yung self undertaking, yung kung or memo, may mga memo kayo, ilagay nyo po, pero yung mas okay na yung self-undertaking, yung palang nagsalaysay kayo, bakit kayo natanggal sa trabaho, hindi kinakabalik, pwede nyo ilagay, hindi kinakabalik dahil sa lockdown, walang flight, ilagay nyo po dyan. Tapos, yung sinasabi ko po for undocumented, yung mga meron kayong reference number sa case or yung mga nag-avail ng amnesty, merong binibigay sa inyong host country or di kayong Poloowa, yun ang i-attach nyo. Dahil doon sa mga amnesty, yung mga walang visa, ito, dito nyo po yung i-attach. Tapos, i-click nyo lang po yung I am not a robot, tapos yung click submission. Ganun lang po kadali, tapos mag-wait lang po kayo ng 5 days din po yata for verification. Kung ano yung nilagay nyo doon po sa loob na magki-claim ng inyong mga cash assistant ay yun po rin yung pong lalabas sa ano, yun din po yung makaka-pick up dun sa cash assistance ng Dolly Acap. Okay, napakasimple lang po ng step para po sa mga nasa Pinas, yung mga balik manggagawa, yung hindi nakabalik, yung mga seaman, para po maklaim ninyo ang inyong 10,000 cash assistance or $200 para galing po sa Dolly Acap. Okay, ang sinasabi ko po kanina sa inyo, yung form. Sabi ko sa inyo, meron tayong form of undertaking. Ipakita ko po sa inyo yung form of undertaking sample na binigay po sa atin ng ano, nakita ko po sa tawag nito, sa may patnobay.org, sila pong gumawa nito. So, tulad ng sinabi ko, ito, pwede nyo itong gamitin. Ayan, makita nyo po. Yan po yung self-undertaking for COVID-19. I-mention nyo lang po yung ako po si name nyo po, isang OFW, saang bansa kayo galing, ako po yung natrabaho bilang anong company, tapos anong bansa, kasalukuyang nawala na trabaho dahil sa epekto ng COVID-19, ako ay natanggal,
sa trabaho, nagsara, pero dito i-add nyo po yung nasa Pinas kayo at hindi kinakabalik dahil sa lockdown. Pwede nyo po yung gawin ganyan. Okay, napakasimple lang po yan. Hindi ako makatanggap ng anumang financial, pwede nyo pong ilagyan sa lock. Ayan, tuloy-tuloy lang po. Tapos ginawa nyo to, kailan kayo nag-start na nawala ng trabaho, pwede nyo pong lagyan. Okay, basta yung self-explanatory po kung bakit kayo nawala ng trabaho or kung bakit kayo hindi nakabalik sa country na pagbalikan nyo dapat. So yun po yung ilagay nyo doon sa proof of loss of employment. Kasi nga hindi kayo nakabalik dahil sa lockdown. Kaya yun po yun ang gagawin nyo, self-explanatory. Tapos i-attach nyo lang po. Nyo lang din po yun doon, tapos yun na yung pinaka-requirements nyo. Okay, so pag once na okay na yun, mag-aantay na lang kayo ng feedback po ng Polo Owa or di kaya ng Dole para po sa inyong 10,000 cash assistance. Okay? So, yun lang po siguro mga idol para sa gabing ito, para sa araw na ito, sorry. Maraming salamat po sa inyo lahat. Once again, huwag niyo pong kalimutan na i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na akong pinapost. Yung link po ng Dole Akap for Pinas, for balik manggagawa, ilalagay ko po sa description o di kaya sa comment box para po i-open nyo. Take note, sa mga nasa Pinas lang po ang pwede mag-open nyo na. Yung mga nasa ibang bansa, hindi po kayo maka-access po. No? Na-open ko lang to siya kasi gumawa ako ng 10 viewer sa kaibigan ko sa Pinas, tapos kaya ko po siya na-open. Okay, tapos yun. Huwag nyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para update kayo lagi sa mga videos na aking pinapost. At saka kung meron kayong mga tanungan, try ko pong sagutin yan. Comment down lang po kayo below. Kung hindi ko man nasagot, siguro po hindi ko nakita yan, pero try ko po talagang sagutin sa abot na aking makakaya. Okay, yan lang po siguro mga idol para sa vlog na ito. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. Huwag niyo po kalimutang i-share at saka i-like naman po para po dito sa ating YouTube channel. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po and bye-bye.